Sa ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na kapatid, binabanggit sa atin ang mga babaeng sumunod kay Jesus. Sila ay sumunod sa Kanya at nanatiling tapat hanggang sa siya ay ipako sa krus. Nandoon pa rin sila. Tayo tinatawag na sumunod at maging tapat kay Jesus, madalas hindi tayo nagiging tapat Kanya. Humingi tayo ng tawad sa Kanya sa mga pagkakasala natin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, lalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhan matubos at mabuhay. Ang pagako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak, ay magpaging dapat nawang aming kamtan ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita, bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutsaan at pagbibintang.
Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag-alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo'y may kinakain at dinaramit. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na makamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan, yamang diyan ka tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib. Kahit pa nga naglipa na ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog na sa yaman nananalig. Dahilan sa yaman nila'y tumaas ang pag-iisip. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Hindi kaya ng sinumang ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayaran tubusin sa kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas. Gaano man ang halagang hawak niya ay hindi sapat. Upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas. At sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Di ka dapat na matakot ang tao man ay yumaman. Lumago man ang lumago, yaong kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay. Ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahilan sa sinusuob ng papurit nagtagumpay, masasama pa rin siya sa ninunong nangamatay, masasadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Tumayo po tayo.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa pag-ahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juan ang asawa ni Cusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila, ang itinutustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, kay sa ating pong Jesus Nazareno, magandang umaga po sa inyo lahat. Narinig po ninyo kung paano ang ating Panginoon ay lumilibot sa mga bayan-bayan at nangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasama niya hindi lamang yung 12 apostol na kanyang pinili, kundi mga kababaihan, at binabanggit ang 3. Si Maria Magdalena, kung kanino pinalayas ang 7 demonyo, si Cusa at saka si Susana. Marami silang kakayahan, malaking kakayahan nila, maraming pera ang mga ito. Kaya ang ginagawa nila, itinutustos nila ang kanilang pera para sa pangangailangan ni Jesus at ng mga alagad niya. Ngunit etong maganda, bagamat sila ay maluwag sa kanilang pera, lalo namang maluwag ang kanilang mga puso, sapagkat sila ay nanatiling kasama ni Jesus maging sa kanyang paghihirap. Hindi sila tumanggi na samaan si Jesus sa kanyang paghihirap. Hindi lang nakontento na magbigay ng pera, sinamaan pa nila si Jesus sa kanyang pagdurusa para sa mga tao. Mga minamahal na kapatid, ang ating Panginoon ay nag-aanyaya sa atin. Ibigay natin ang kaya natin. Kung may kaya kang ibigay na pera, magbigay ka. Kung may kaya kang ibigay na gawain, magbigay ka. Kung ang maiambag mo ay ang hirap mo para sa Panginoon, ibigay mo. Anuman ang kinakailangan ni Jesus mula sa iyo, huwag mong ipagkakait mula sa Kanya. Yan ang tunay na tagasunod ni Jesus Nazareno na ating minamahal at tinatanaw na Ama. Nuestro Padre Jesus Nazareno, turuan mo kaming maging bukas palad at maging bukas puso sa iyo. Yalay ang aming makakaya mula sa aming mga ari-arian. Yalay lalong-lalo na ang aming mga gawain at ang aming pagdurusa. Amen. Tumayo po tayo.
Mga minamahal na kapatid, halina't sama-samang dumalangin sa Panginoon at sabihin natin, Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, paawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, paawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, paawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, paawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, paawaan mo kami. Aming Panginoon, aming Panginoong Jesus, maawa ka po sa amin. Pagdamutan mo po ang aming nakayanan na iambag para sa kaligtasan ng aming kapwa-tao. Hiniling namin ito sa iyo, Ikaw na nabubuhay na gahari, magpasawalang hanggang. Amen. Maupo po tayo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha,
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasiyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhan tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuhang ang kamatayan, sa kahoy na krus, tinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naiig ang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob, na maging andon, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Jesus, namin lahat, ilitaw.
ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang sinasamo namin na kami makikinabang sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, lalo na pong pinalaala sa amin sa misang ito. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pag napatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kabiyak ng dibdib, kaysa ng mga apostol at na lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya ng Diyos, dasalin natin ang panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Kami yadya sa lahat ng masama
Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanarabikan ang dakilang pagbabalik ni Hesukristo aming tagapagligtas. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, pinagkakalug ko sa inyo ng aking kapayapaan. Huwag mong tungayan ang aming mga pagkakasala, kundi ang pananampalataya ng iyong simbahan. At pagkaluban mo siya ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, nabubuhay ka at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo lahat. At sumayon. Ipunin niyo ang kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Narito ang Kordero ng Diyos. Narito si Jesus na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
paalaala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nila nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at mga dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang pangalan nila, ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa. Humayo kayo nagmamahalan sa isa't isa. Salamat sa Diyos.